Lucas, good afternoon, good morning, good evening, kung anong oras mo ang pinapanood to. Welcome to our subject, Engineering Economy. Today will be at this recording session of our lecture in Concepts of Economics Related to Engineering Economics. So, let's start. Basically, this will be our lecture number one. Let me share my screen. Okay. Engineering economy, let's define first formally what is the meaning of engineering economy or engineering economics. It's a branch of the engineering discipline mainly focusing on what? Mainly focusing on mathematical analysis. Therefore, from here alone, guys, kabahan ka na kasi magsusolve tayo ng marami dito. No? Marami tayong computation dito. Magsasawa tayo with our... sa nakaking calculator. Okay? Evaluation of cost benefits, no, cost and benefits analysis in order for you to create sound decisions whenever you have engineering projects. Okay? Kinakailangan mo ma-maximize yung returns, your output, your profits, at minimize expenses. Okay? Yan ang main purpose nito. Okay? So, some principles of engineering economy are the following. So, we will have developed the alternatives. It's all about options, creating options. Needed to be identified and then defined for subsequent analysis. Creating options. Sabi ni Catherine Bernardo, class, ang choice lang daw para sa mayaman. Hindi. Ang choice para sa ating lahat. You can always decide for your own life. No? Focus on applicable na sa engineering econ, applicable pa sa buhay. So, create options. For example, you have a project, di ba? Construction project. Kailangan ba isa lang supplier mo ng concrete? Di ba? Mamaya, yung pala yung mataas magbenta. Tama ba? Piliin mo yung mas makakatipid ka. At the same time, quality yung product. Kailangan ba na mag-hollow blocks ka or pwedeng kahoy na lang yan? Pwedeng structural wood na lang yung support system mo. Pwede ba yun? Di ba? So, create options. And number two, focus on the differences. I-maximize mo yung pwedeng option na gagawin mo. Okay? I-maximize mo yung pwedeng, again, it's all about the quality, your output. No? Consistent viewpoint, it's all about having, for example, ikaw ang project manager ng isang project. Huwag kang mag-rely. Di ba sa perspective ni laborer? Yes, you will ask for their advices and mga ano yung nakikita nila sa site. Pero at the end of the day, you should be able to create your own sound decision. Kung paano mo mahabol yung project, kung delayed ka na ba, di ba? Ano yung mga tamang product na gamitin? Ano yung mga methodologies na pwede mong gamitin? Use a common unit of measure. It's all about having example ulit, no? I was a previous international government consultant ng isang international government firm. Ngayon, they use a common unit of measure. Dollar kasi yung sweldo eh, ni Sir Bogart. Pero ang conversion class sa pesos, pag pumasok na sa banko ko, multiplied lang by 47. For 1.5 years, ganun ang nangyari. Lugi ako, di ba? Eh bakit? Eh magkano na yung dollar ngayon? 57.8. Di ba? 57 pesos. Ang laki ng talo. Pero, they were sticking kasi ito yung pinirmahan mo sa kontrata. Yun. Use a common unit of measure. So, sa pagsisweldo sa'yo, dollars nga, pero ang conversion factor, 47. Nagets nyo? Consider all relevant criteria. So again, it's all about the parameters, no? Creating the right parameters for you to have the right output. And number six, ito very common.
The only constant thing in this world is change. Lagi niyo tatandaan yun, guys. Always account for probable, for variable changes, for variable expectation, no? Variancy kung tawagin natin. And finally, revisit or review your plans, your decisions. Kasi lahat naman ng proseso na to, class, ay nanggaling lang nandito. To your scientific approach. Di ba ito rin yun? Problem identification, creation of hypotheses, related literature options, di ba? Probable solutions, actual solution, results and conclusion, di ba? Yung mga therefore natin, yun yung nangyayari. Then, evaluate mo na naman. May makikita ka na naman problem. Review na naman, and then hypothesis na naman, alternatives na naman. All of those, grounded lang din dito. Okay? So, for your engineering economic analysis procedure, just follow the scientific approach. So, some concept in economics, later, dadaan na isa-isa to. Okay? Nang alam ko naman na meron na rin kayong background in this. So, now, ito na. These charts, no? Charts are basically shaping us, the way we live as humans. The general price-demand relationship, pag mataas daw ang demand, mababa ang presyo. Tama ba? Pag mas mataas ang presyo, mababa yung demand. Yun yung sabi dito. Okay? Ano yung mga example? Kotse, Lamborghini. Di ba? Yung luxury cars, sobrang taas ng presyo, pero mababa yung demand. Konti lang yung mga kabili. 10% to 20% lang ng population ang kayang bumili ng luxury cars worldwide. Di ba? Now, everything about above this now is your luxuries. Di ba? Dito nga, oh. Your luxury cars. Your houses. Di ba? Mataas yung demand, eh. Maraming kailangan ng bahay. Okay? At everything below the curve will be your necessities. Damit, pagkain, shelter, no, normal na bahay na matutulugan, nandito, below your curve. Next, the law of supply. As you increase the supply, nag-increase din yung presyo, pero not proportionately. Ano ba yung mga nasa example yun? Naalala nyo, class, nung time na 700 pesos ang isang plastic ng sili. Di ba? Meron kang kakayahan na magbenta ng ganung kalaki. Kasi ikaw lang yung supply. Kaya mong taasan ng ganun yung presyo. Ito yun. Di ba? Now, kaya paano naman to? Tuwing Pasko, ang taas ng supply ng lechon, pero makakabenta lang sila kung nagbaba sila ng presyo. Tama ba? Pataasan ng presyo eh. Diba? Pasarapan, pero pag mababa yung presyo mo, ito lagang titirain. Pasok sa madla yan. Diba? Pasok sa madlang people. Now, under the perfect competition, equal. No? At this point, the price at which given product will be supplied and purchased the price that will result will supply and demand being equal. Equivalent. Ito yung maganda, no? Walang nasasayang ng pagkain, nakaka-maximize ka ng sales, nagpo-produce ka ng cars, di ba? For example, yung mga supplier ng kotse, yung mga nasakto mong supply, eh hindi nyo nabenta that year. Perfect yun. That's a perfect competition. So the law of diminishing returns, eto medyo hindi ko gusto yung example dito, so maging practical na lang tayo. Ito isang electric motor. Totoo naman, di ba, na nagde-depreciate yung mga ating mga battery, mga electric works, electrical engineering kasi. Common na lang dito, class. For example, as an agricultural engineer, nag-a-analyze ka ng isang lupa. Ang isang hektarya mo ng lupa, let's say meron kang 100 square meters. Meron kang 100 square meter na lupa. And kaya siyang ayusin ng 10 farmers. Diba? So that will be at approximately
10 square meter per farmer. Tama ba? Ang kaya nilang gawin. Ang kaya nilang bungkalin at patubuin yung kung ano man yung crop mo, kaya nila yon. Now, darating ba sa point na, imagine nyo to class ha, darating ba sa point na 100 yung farmer mo? Does it make sense, farmers? No. No, a big no. Ang dami mong papasweldohin, pero hindi na sila, hindi nila na ma-maximize yung kaya nilang gawin. Kasi ginagawa nila niya, one square meter lang eh. Di ba? So, yun yung sinasabi natin, law of diminishing returns. Applicable din sa buhay. Law of diminishing intent. When is the best time to act? Or when is the best time to review? Galingan mo sa pag-aaral. Kailan yun? When the ideas are hot and the feeling is strong. Tandaan niyo yun, guys. Yun yung habang nawawala yung motivation mo, habang nawawala yung drive mo mag-aral, believe me, mas lalong hindi ka mag-aaral. Law of diminishing intent. Diba walang na walang mangyayari nun. Parang dito sa ano natin, sa farmland natin, wala tayong patutunguhan kung ganyan tayo mag-isip. Okay, law of diminishing returns. So the perfect competition raw is occurs in a situation in which a given product is supplied by a large number of vendors and there is no restriction on additional vendors entering the market. Again, supplier ng kotse, daming ano, di ba? Honda, Toyota, Geely, yung bagong pasok sa market. Napakadami. Perfect monopoly. Cases ng Meralco, di ba? Isa lang yung supplier ng kuryente sa buong Metro Manila. Imagine that. Tama ba? Single vendor yung kaya niyang, hindi ko alam ha, baka manipulate yung price whatsoever. Next is oligopoly. Exists in there few supplies of a product na yung isang action ng isa is pwedeng maggawa ng pagbabago. Example, nagbibenta ka ng gas. Nagbibenta ka ng langis. Issue ngayon, tagtataas yung presyo ng gas. Tataas na naman ng 2 piso. Diba? Updated ako, yung dami kong kotse. Tama ba? Lagi ako nagda-drive, lagi ako nagko-kotse. Updated sa gas. Paano kung may magbaba ng 30 pesos per liter? Pupuntahan ko yon. Tama ba, Cas? Pupuntahan ko yung kahit anong mangyari. Tama ba? Wala akong pake. Kahit gaano kalayo, mag-iipon ako doon. Magdadala pa ako ng ano, galon ng mga timba. Tsaka ng mga bote ng empty bottles. Para doon ako mag-iimbak. Nagets nyo? Oligopoly. So, the first equation that we will study is this. The total revenue function wherein the revenue daw is equivalent to just price multiplied by your demand or the units. For example, cell phones, you're an electrical manufacturer, electronics manufacturer. Benta mo ng iPhone is $1,000. 1,000 pa ba? Hindi ko na alam eh. iPhone 15. That's the price. Demand. 50 units ang nabenta mo, you will have 50,000 USDT. Basic, no? Total revenue function. Okay? So some other things that we need to consider for the concepts of engineering economy. Cost elements, we will have the direct materials. Example, construction project. Ano yung mga direct materials relating to your project? Bakal, bote, hindi. Bakal, construction, concrete, no? Ano pa? Indirect materials, mga non-relating to the engineering work. Papel, ballpen, calculator, di ba? Libro, di ba? Kailangan mo yun, indirect materials. Direct labor, yun yung mga laborers mo. Foreman, engineers, consultants, mason, pintor, yan, lahat ng may or, di ba? Labor, pasok yan. Indirect labor for your admin, your HR, your nurses sa site, kailangan yon.
They are not related for the direct labor. They are not related to the complete engineering practice, but they are related to the succession or for the fulfillment of the project. Mamamatay ang isang proyekto kasi walang safety dyan. Wala kang nurse sa site. Wala kang doktor na malapit. Tama ba? So some of their overhead, no need to elaborate, very straightforward. So overhead, generally class, you call it business expenses. So kinakailangan siya in any endeavor. Imagine nyo class, etong tuition fee nyo ngayon na pagkalaki-laki, if you're not a scholar, scholar ka ng mga magulang, consider mo na lang na business expense yan. Kasi believe me, kaya mo. Yung sweldo mo ngayon ay yung sa tuition mo ngayon, 40K per sem. Kaya mo yung isang buwan, believe me. Tatapos ang hirap mo, di ba? Ang 6-5 buwan na tuition, sweldo mo na lang ng isang buwan. And doon na mag-exponential yung economic life mo. Di ba? So, let's continue. Some other related terms relating to cost, no? Fixed costs unaffected by changes in activity, or the term from very basic term coming from the term fix. Facilities, general management, salaries, di ba? Tamo, sa fix niya, hindi nilagay sa variable cost yung salary. Medyo ano, no? Makakainis, no? Variable costs are those associated with an operation that will vary in total with the quantity of an output. Example, cost of material and labor used in a product or service since they vary in total with the number of output units. Dito makakapapasok class kung nakakatipid ka ba sa paggamit mo ng materials, ng mga bakal, di ba? Yung mga waste mo, construction waste mo, nagagamit mo ba? Na meron pa bang pinapatunguhan. Example, class, ha? Ito na discuss ko sa construction materials if you're my student there, maswerte kayo. Example, meron kang 15 meters na bakal. Kinakailangan mo lang 8 meters. So, technically, kailangan mong putulin yung 8 meters. So, yung 7 meters ba, itatapon mo na. E, yung per kilo, di ba, yes, mahal lang per kilo, pero or meron ka pang pwedeng paggamitan sa ibang, let's say, column, di ba? Merong 7 meter na nin. Yun, dun papasok yun. Variable cost. So, pag sinayang mo yan, cost talaga yun. Diba? Incremental cost or incremental revenue, additional cost or revenue that will result from increasing the output. Well, let's say, na-rewardan ka. Meron kang, ako noon, ngayon, I'm an government consultant na isang GOCC. So I'm reviewing different projects all around the country. And kapag na nakakomply sila dun sa mga monitoring guidelines, meron silang incentives. O yan, papasok kayo dito. Incremental revenue. Diba? Interesting. Okay, so recurring cost. From the term recurring, meaning repetitive, paulit-ulit lang. And production cost, monthly rentals sa mga office mo. Non-recurring cost are those that are not repetitive. Once and for all. Pagbili ng bahay. Sa una lang masakit, pero panghabang buhay na din. Balang araw, masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay. Di ba sa Santa Rosa? Taga Santa Rosa kasi ako. So, other na-discuss naman natin to, di ba? Direct costs are those that can be reasonably measured, allocated to a specific output or activity. So, product, service, construction activity. So, mga direct costs, mga pagpapasweldo, pasok yan. Indirect costs, ito na sinabi natin kanina, mga supplies, equipment, maintenance. Overhead costs, business expenses. Some other costs, ito, review nyo na lang siguro. Dahil, sige na, isa-isa na natin. Standard costs, representative cost per unit of output.
Yeah, no, direct labor hours, materials and support functions. Kasi may ito tatandaan yung class, no? When you talk about cost, lagi yung tatandaan na meron yung rate. Okay? Ikaw, di ba, ano yung minimum rate ng isang foreman or ng isang laborer, 550 per day? That is a rate. Di ba? Pwede mo yung itotal kung tatlo yung empleyado mo, matototal mo agad yan. Di ba? Direct labor hours. Merong rate ang renta ng backhoe, ng mga equipment, ng mga van. Tama ba? Doon papasok yun. Standard cost. Cash cost, everything is paid by cash. Book cost, ito mga accounting na, accounting terms. So, may mga common example ng book cost, ibig sabihin nagde-depreciate. O so, bumili ka ba ng tower crane, ng mga plant, ng mga equipment, hindi yan forever 100%. Kaya book cost ng tao. Sunk cost, occurred in the past and has no relevance to the estimates of the future cost. Opportunity cost incurred because of limited resource such that the opportunity to use those resources to monetary advantage and an alternative use is foregone. Meaning, ano example ng opportunity cost? Pag nag-yes ka na, di ba? Dati, class noon, isang opportunity cost sa akin is when I'm a fresh grad civil engineer, kakaka-license ko lang, tinanggap ko na yung aking position as a design engineer. Design engineer, sweldo, 17K a month. My God, no? Life is good. Life is good lately. Ang napapareflect na lang tayo. Design engineer, 17K per month. Tapos after ko tanggapin class, isang linggo, no? 1 week na ako nagtatrabaho si Bogart. Tapos tumawag yung Dream Company. It's a multinational design firm located in different areas, US, Saudi. Tapos, hindi ko na tinanggap. Kasi nakakahiya sa employer ko that time. Life is good, pero grateful ako sa lahat ng mga nangyari. Life cycle cost refer to the summation of all costs. So, tinotal na. During its lifespan. Okay. So some concepts in accounting also, hindi lang puro economics, no? Sa isa-isahin din natin. So accounting is basically a statement of all your assets and liabilities. Liabilities plus your net worth. Or your net worth is equivalent to assets minus your liabilities. Okay? And everything, or equation number 2 yan, ha? Equation number 3. Revenue is basically your profits is minus your expenses, your income. Net income. Kaya di ba tawag natin yun? Kasi binawas mo yung expenses. So debit, entry in the books of account which arises because of decrease in assets, increase in, increase in assets, decrease in liabilities, and decrease in net worth. Bakit? Tinataasan mo yung assets mo, and then binabawasan mo yung liabilities mo. Okay? So that will be a decrease in your net worth. Credit entry in the books of account which arises because of decrease in assets. Tandaan nyo lang kas, assets minus liabilities is equal to your net. Okay? Decrease in assets, increase in liabilities. Negative plus. So how do you do your proper accounting? You need to have a proper journal, ledger, have a basic understanding of cost accounting, inventory of materials, and your pricing of materials in your inventory. Okay, so that's the part 1 of our lecture. Wait lang kayo for, I'll be uploading also the part 2. Baka lang kasi
mabitin tayo for the problem solving part. So in summary, we have an introduction of economics and accountancy for our lecture. So stay tuned for episode 2.